Pupuntahan ko yung dalaga namin doon sa Majlis. Kasi tumawag si Madam. I-check ko daw kung nag-o-online ba siya. Hello mga kaibigan. Good morning. At yan, ang lamig-lamig. Giniginaw ako kahit alas 9 na ng umaga dito sa Qatar. Pero medyo malamig pa rin. At pupuntahan ko ngayong aming dalaga. Kasi dito, online class na naman sila. So, ayan, puntahan natin. At siya nga pala mga kaibigan, di ba? Na i-vlog ko yung paghahanap namin ng aming aso na nawawala. So, yun mga kaibigan, nandito na yung aming dalawang aso. At yung araw na yun ng aming paghahanap. Ayun, da, nahanap din namin sa araw ding yun, yung gabi na yun. Buti na lang yung nakapulot sa kanila is mabait. Tapos yun na nga, kasi hinanap namin talaga yung dalawa naming aso, hindi namin makita. Tapos pumunta kami sa isang bahay. Yung driver pala namin pumunta sa isang bahay dito lang, malapit lang sa amin. At na nasabi niya na pumasok doon yung aso naming dalawa. At nung ano din, sandali lang daw silang pumasok doon, tapos lumabas sila at may dumaan daw na sasakyan. Yung may-ari ng sasakyan parang huminto, inuha niya yung dalawa naming aso. Yun, tapos yun na nga, mabait yung na nakapulot sa kanila. Kasi iniwan yung number doon sa bata, is daw na may maghahanap ng aso. Tawagan siya. Ano nang nangyari, kinuha namin yung number nung nakapulot ng aming aso o nakako ng aming aso, tapos tinawagan ng aming binata at pinuntahan niya kagad kasi kawawa naman sila, ang lamig-lamig, diba? Tapos palaboy-laboy lang. So yan ang update ng aming mga aso. Nandito na sila. Ito naman, wala na yung bird namin. Pinalipad na namin kasi kawawa naman, mag-isa lang siya dito. Laging nag-iingay, tweet, 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 tweet. Walang pagkain yung mga ano, kasi nilalagyan ko rin to ng mga pagkain kasi yung mga ibong mga ligaw ba nagpupunta din dito nagkakain. So yan, puntahan ko yung aming dalaga at i-check kung talagang nag-o-online. Nandito siya sa loob ng Majlis. Oh, ito na pala yung aming mga aso, yan oh. Ito si Moderna at ayun si Pfizer. Hello Pfizer, good morning. Ayan si Moderna. Hi Moderna. Balik na ko sa aking kusina mga kaibigan. Ayun, sinilip ko si dalaga, nag-o-online. Kaya i-re-report natin kay Madam na nag-o-online siya talaga. Akala namin ano lang siya, nagtitelebabad. Kaya laging chine-check ni Madam kung nag-o-online ba sila. Balik muna pala ako sa bahay ng mga ibon kasi kunin ko yung paglagyan ng pagkain. Baka makalimutan ko mamaya. Hindi ko na naman malagyan ng pagkain. Kawawa naman yung mga ibong ligaw. Pupunta dito sa cage. So ayan, kunin natin ito at bigyan natin ng pagkain. Dito tayo dadaan sa aking kusina kasi mainit na doon. Sumusunod yung mga aso namin yan sa likod. Sumusunod sila sa akin. Ang gulo ng aming aliw. Ang daming mga nakatambak dito. At eto si Lucy. Dito natutulog ito sa ano ba to, bathtub. Ang cute ni Lucy, ah. Cute ng higaan niya. So yan, kuha tayo ng pagkain ng ibon. Ito yung mga pagkain ng ibon, ang dami. Ayan, kuha tayo ng pagkain nila. Thank you.
nagtanim si Epoy ng ano ba yun, no? kamote, nagkakatalbos na sana, kaso nasira kasi may nagtrabaho dito sa bakod namin na yun. Nagpalagay si amo ng harang para hindi makita daw sa banda dun sa Madjeles. So yan, punta muna tayo magpakain ng ibon. Lagay natin tong pagkain ng ibon. Itong mga halaman namin, no, namumulaklak sila. Madami ang bulaklak. Pag ganitong winter, ayan, may mga bulaklak at saka hindi dry ang ating mga halaman ngayon. Di gaya ng summer, masyadong mainit. So, ilagay natin at ito, lagyan natin ng tubig. May tubig naman dito. Iniinuman nila. Ayan. Oh, ito mga bougainvillea namin, oh. Dami mga bulaklak. Namulaklak na sila. Oh, nagsasendbetting si ano, si Pfizer tsaka si Moderna. Ayun mga kaibigan, tingnan nyo yung mga ibon doon. Naglagay na ako ng mga pagkain. Ayan o, nandun na sila. Sandali, isum natin para kita. Ayan, mga ibon. Hello doggies! Tingnan ko nga pala, ito yung ginagawa nila kahapon, kung ano ito. Drainage. Ayan, ito pala yung ginagawa nila kahapon. Nagpalagay ng drainage. Nagpalagay pala si amo ng drainage doon, no? Kasi dito mga kaibigan, pag nagdidilig sila dyan ng mga halaman, nagkakarwash dito sa loob ng bahay, kakarwash sila. Pag maraming tubig, lumalabas doon sa kalsada, tapos sobrang dami ng tubig lumalabas sa kalsada, may multa daw. Yun ang sabi naman ni among lalaki, nagmumulta kung maraming lumalabas na tubig, kaya yun na siguro nagpalagay si amo ng drainage. So yan mga kaibigan, balik na tayo sa loob ng kusina para makapaghanda na ako ng aking iluluto. Magpipritong isda ako ngayon at saka yung tinatawag nilang lentils, adas sa lona, yun. Parang munggo lang siya. Masarap kasing i-partner sa fried fish itong adas sa lona, yun. Si ma'am naman, ang ulam niya is yung salmon, slight, ano ba yung tawag doon? I-air fry ko pala siya, yung uulamin niya mamaya. Ayaw niya kasi itong klase ng isda, kaya ang para sa kanya is yung salmon. Ay, nadaanan ko pala si Rahon, no? Hello, Rahon! Ayan, tulog na tulog din. Dito rin ang gusto niyang hangout. Ayan mga kaibigan, ang dami namin mga alaga dito, mga hayop, tatlo ang pusa namin, tapos dalawang aso. Bale, ano sana sila, lima, pito, tatlong babies, yung puppies namin, at saka yung mag-ina, kinuha ng kaibigan ni Sir. Kaya naiwan na lang si Pfizer at saka si Moderna. Tapos may dalawa pa kaming turtles sa loob, kaya ayan. Dami naming mga alaga. Mamaya pala mga kaibigan, magtratry akong magtubo ng ano ba yung tawag doon? Bean sprout pala. Napanood ko sa YouTube. Gagayahin ko yung style niya, step by step kung paano magpatubo ng bean sprout. Try natin, baka sakaling magaya ko yung ginawa niya at hindi na tayo bibili ng bean sprout. Magpapatubo na lang. So,
dumating na yung aming driver, inutusan ko kanina si Hamid. Bumili ng itlog at saka naghatid ng isda sa nanay ni Madam. Tapos, binigay niya yung sukli. Pambili namin ng, ano to, anong tawag doon? Gasol pala. Di ba gasol ang tawag doon sa atin? Tangke, iba na yun. Panglaban na yung tangke. Ah, okay. Gasol pala, pambili namin ng gasol. Alam nyo mga kaibigan kung magkano ang gasol dito? Ang parang ang mura-mura lang. 15 isang tangke ng gasol. Ilang liter ba yun sa atin? Hindi ko alam kung ilang kilo yun. Liter or kilo. Basta, mura lang. Pag ano, 15 kasi. Sabagay yung 15, pagdating naman na sa Pilipinas is magkano na? 13 times, ay, mas mura pa rin, di ba? Mura pa rin. Luto ng ating adas sa lona. May sahog din siyang patatas, carrot, zucchini, talong at ang ating coriander leaves. O, diba? Parang munggo lang siya, kulang na lang ng malunggay na dahon. So, ayan ang ating pang-lunch, kapartner ng ating fried fish. Ko naman iprito itong ating isda. Ang ipiprito kong isda is ano ba ang tawag dito? Nakakalimutan ko na kasi kung anong Tagalog nito o kaya ano ba sa English. Kingfish. Ang tawag kasi nila dito chanat. Sa atin parang orelis. Orelis yata to. Ewan. Basta ito na. Ito na ang ating ipipritong isda. Hello mga kaibigan! Yan, tapos na tayong nagluto ng lunch, yung fried fish at saka dalsalona at ano pa. Maglilinis na lang ako dito sa kusina, si Virgie. Yan, tinutulungan niya akong maghugas kasi hinintay niya yung ano bang tawag doon, uling, yung pagpausok-usok nila. So ayan, habang naghihintay, nagtutulong sa akin maghugas. Ayun ako, nakatapos na naman tayo ng pagluluto ng lunch. Mamayang dinner na naman mga kaibigan. So, ang binabala kong iluto at ipakain sa buwang bebes, pizza. Ito na lang ang pinakamadali. Si Madam, ewan ko kung anong gusto niya. Ang hirap talaga ng tagaluto, no? Lalo na pag hindi nila sabihin yung gusto nilang kainin. Ikaw mag-isip ng iluluto mo araw-araw para sa kanila, nakakasakit ng ulo. Relate much yung mga kagaya kong tagaluto. So, ayan mga kaibigan, maglilinis muna ako. Ano bang kukunin ko dito sa ref? Bakit ako pumunta rito? So, ayan mga kaibigan, maglilinis na ako ng aking kusina para mamaya tapos na lahat. Kakain na lang kami ng lunch. Hintayin ko pa yung aking mga kasama. Para maaga din kaming makatapos, maaga din kaming magpapahinga. At mamayang 5:30, umpisa na naman ang work. So yan mga kaibigan, hindi ko na mahabaan ang aking video. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Always keep safe. And God bless sa inyong lahat. Salamat pala sa mga nanonood sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. Salamat sa inyong lahat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos ko. So yan lang mga kaibigan. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.